8 beginner exercise para ma-melt down ang fat sa chest. Marahil na alam na nating lahat na ang taba sa dibdib para sa mga lalaki ay isang malaking problema na makakaapekto sa higit 20% sa mga lalaki sa bansa natin ngayon. Ang mga flat at sculpted na mga pecs ay sadyang isang napakamalayong pangarap para sa mga ibang lalaki ngayon. Ang sobrang taba at underdeveloped muscle tone ay ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga lalaki ngayon ay may man boobs. At tsak na hindi ito kaakit-akit pagdating sa ibang konteksto kapag naghahanap tayo ng ating partner. Pero kagaya sa mga iba't ibang kaso na kaugnay sa iba't ibang uri ng taba sa ating katawan, ang taba sa dibdib ay sadyang mahirap talagang tanggalin. Kailangan nyo talaga mag-focus sa mga full body workouts para tsak na makakakontribute kayo sa pagtunaw sa taba sa lugar na iyon. Ang pagsunod din sa isang malusog at masustansyang diet at mga core-centered workout routines ay tsak na makakatulong sa problemang ito. Kaya ang video namin ngayon ay magbibigay sa mga top exercises para sa mga beginners na tsak na magpapatunaw sa inyong matigas na taba sa dibdib. Stay tuned until the end of our video to find out all the details and just why these exercises are so effective. Ang mga exercises na ito ay hindi lang makakatulong sa inyong chest fat problems, pero tsak na magtotone din ito ng buong area sa inyong dibdib. Number 1. The simple push-up. Ang classic everyday push-up ay nananatiling isang napakamahusay na paraan kung paano kayo makaumpisa sa pag-target ng inyong chest and upper body areas. Marahil na karamihan sa ating mga health buffs at gym coaches ngayon ay nakakaalam sa tamang proseso nito. Tandaan niyo palagi na ang tamang pag-execute sa muscle movements na kaugnay sa isang push-up ay ang diferensya sa pagkakaroon ng isang flat toned chest at bulky biceps. Kaya magsanay muna kayo ng mabuti bago niyo ito gawin. At ang isang malaking benepisyo din nito ay hindi niyo kailangan ng anumang mamahaling gamit o gym memberships para makagawa kayo ng push-ups. Pero maaari silang magbigay sa inyong mabuting core-centric exercise routine. At hindi lang ito nakakabenepisyo sa inyong core muscles. Mga kapatid, ayon sa mga iba't ibang pag-aaral, makakakita din kayo ng ilang benepisyo sa inyong triceps, deltoids, and pecs. Number 2. Plank to push-up. Kapag naghahanap kayo ng isang mabuting paraan kung paano kayo mag-focus sa pagpapabuti ng inyong upper body strength at core endurance, ito ang pinakamahusay na floor exercise para sa layunin na iyon ayon kay Ben Boudreau, CSCS, at may-ari ng Acceleration Fitness sa Auburn Hills, Michigan. Magsimula kayo sa isang basic plank position at siguraduhin din nyo na ang inyong dalawang forearms ay nasa sahig. Kailangang flat talaga ang inyong katawan at napakatuwid ang inyong mga balikat. Ang inyong ilong naman ay dapat in line sa inyong kamay at ang inyong siko ay dapat nakakurba sa isang 90 degree angle. Tandaan nyo na dapat kayong mag-focus sa pag-engage sa lahat ng inyong core muscles at kurutin nyo din ang inyong glutes para ma-maintain ang matuwid na posisyon na ito. At kapag meron kayong malapit na salamin, tandaan nyo din na dapat nyo suriin palagi ang inyong overall body alignment. Tandaan nyo na kailangan flat at parallel kayo kaugnay sa posisyon sa sahig. No cheating! Huwag na huwag payagan ang inyong balakang at likod na mag-sag dahil makakadulot ito ng arko sa inyong likod na makakadulot ng ibang mga problema. At para naman sa push-up portion, habang nagme-maintain kayo ng perpektong plank position sa inyong buong katawan, subukan nyong i-extend ang inyong mga siko at kamay para makapunta kayo sa isang high plank position. Maaari kayong tumigil ng sandali para makarecuperate kayo sa stress. At bago kayo magsimula sa push-up, tandaan nyo din na sariin nyo na naman ang tamang pagkatuwid ng inyong katawan. At pagkatapos kayo magawa ng isa o kaya dalawang push-ups, tandaan nyo na ang inyong mga siko ay dapat nasa 90 degrees, dahan-dahan kayong magbalik sa basic plank position para makapagpahinga kayo sa inyong balikat at forearms. Number 3. Bench press. Ang bench press ay isa sa mga iba't ibang classic chest workout sa mundo ng fitness. Ito ay ang tunay na mapagkakatiwalaan ng exercise para makapabuti kayo sa inyong overall body strength, pagtunaw ng inyong taba at syempre sa pagkuha ng extra cut sa inyong pec muscles. Una sa lahat,
kailangan kayo ng dumbbells. Mag-set up muna kayo para gumawa ng isang dumbbell bench press na tipong nakalublob ang inyong kamay, palms up, na malapit na ito makahipo sa inyong dibdib. Sunod, dahan-dahan yung itulak ang inyong mga kamay papunta sa kiseme habang pinapaikot ninyo ang inyong pulso o wrist sa palms down na position. Pagkatapos nun, dahan-dahan nyo naman ibaba ang inyong kamay at ang dumbbell sa starting position. Subukan nyo munang gumawa ng 3 sets na may 10 reps kada set. Kagaya ng anumang klaseng exercise, tandaan nyo na dapat palagi kayong mag-maintain ng saktong control at gumamit kayo ng mabagal pero banayad na mga kilos. Habang binababa nyo ang mga dumbbells, subukan nyo na iinat o stretch ang inyong chest muscles at sabay-sabay na pisilin ang mga ito kapag tinataas nyo naman ang weights. Tandaan nyo din na dapat kayong mag-ingat sa paggawa ng exercise na ito dahil isa din ito sa mga napakapatok na ehersisyo na maaari kayong mag-overboard at mag-shock sa inyong muscles. Makakadulot ito ng long-term muscle pains, kaya huwag kayong gumawa ng sobrang sets kapag hindi nyo pa makakaya. Number 4, dumbbell pullover. Para sa exercise na ito, syempre mangangailangan na naman kayo sa isang set ng dumbbells at isang bench o support sa inyong likod. Magsimula kayo sa paghiga sa inyong bench. Hawakan nyo ang inyong dumbbell sa itaas ng inyong ulo at dibdib. Tandaan nyo, ang mga dumbbells na ito ay dapat parallel sa inyong katawan at sa sahig. At para din sa inyong kaligtasan, para hindi mahulog ang inyong dumbbell sa mismong mukha nyo, panatilihing naka-wrap ang inyong hinalaki o thumb sa palibot ng dumbbell bar. Wala ata sa atin ay nakakagusto ng isang dumbbell sa ating ulo. Sunod, dahan-dahan yung ibaba ang mga weights na ito sa itaas ng inyong ulo, in line sa inyong buhok, pero huwag kayong sumobra, lampas sa inyong tenga. Pagkatapos, dahan-dahan yung ibalik ang kamay at dumbbells nyo sa inyong starting position. Subukan yung gumawa ng 3 sets na may 10 reps kada set. Tandaan nyo din na dapat kayong gumamit ng mga magaan na weights, lalo na kapag beginner kayo. Hindi din dapat kayo mahiya kapag maghahanap din kayo ng spotter. Number 5, sprints. Ang proseso sa pagtunaw ng inyong man boobs ay hindi lang kaugnay sa pagbuhat ng mabibigat na dumbbells. Kailangan talaga kayong gumawa ng cardio exercises para makadagdag ng fat burning elements sa inyong routines. May dahilan talaga kung bakit ang karamihan ng mga sprinters at joggers ay kadalasang well-cut at toned. Ang sprinting ay gumagamit ng buong katawan natin. Sabay-sabay nitong ini-engage ang pareho nating upper at lower bodies. Para gawing focused ng inyong sprinting time, kaugnay sa inyong fitness goals, maaari kayong gumawa ng strong finish ng 6 to 10, 45-second full sprint sa inyong treadmill o sa labas ng inyong bahay. Number 6, cable cross. Ang simpleng ehersisyo na ito ay maaari nyong gawin gamit ang mga makina sa inyong gym o kapag may mga exercise bands kayo sa inyong bahay. Ang cable cross exercise ay nagpo-focus sa area ng inyong dibdib na nasa ilalim ng inyong braso malapit sa inyong kilikili. Kapag gumagamit kayo ng makina, tandaan nyo na dapat nyong iset ang bigat nito sa tamang resistance level. Para sa toning at cutting process, sadyang mas mabuti talaga na gumawa kayo ng napakaraming reps sa makakaya mo at nakaset ang inyong resistance sa mababang level. Simple lang ang proseso nito. Una, mag-umpisa kayo sa pagtuwid ng inyong balikat at balakang. Sunod, hilain nyo papunta sa inyong dibdib ang mga handles hanggang makabuo kayo ng X shape. Number 7, other cardio exercises. Marahil na safe to say na ang karamihan sa atin ay ayaw na ayaw sa mga cardio exercises. Pero tandaan nyo, nasa inyong best interest ang makipag-ugnayan sa sentimentong ito kapag gusto nyo talagang tunawin ang inyong taba at mag-burn ng calories. At para makakita kayo ng optimal results sa inyong katawan, subukan nyo ito gawin ng higit 20 to 40 minutes 4 times kada linggo. On the bright side, walang katapusan ng posibilidad kapag pumili kayo sa uri ng cardio exercise na gusto niyo. Ang mga patok na cardio exercises ngayon ay biking, elliptical bike, stair climber, jumping rope, at sprinting, tulad ng sinabi natin kanina. For more related videos, feel free to check out our channel description below for more related topics and most useful health tips na siguradong magpapa-increase sa inyong health literacy.